Viral ngayon sa social media ang isang PWD o person with disability na hindi pinapasok sa tanggapan ng BIR sa Kalbayog dahil sa pagsusuot ng shorts. Ang 60, hindi naman makapagpantalon ang PWD dahil pinanganak siyang walang mga paa. Tayo po ay may special na bisita, VIP. Ito rin VIP din kasi, hindi siya balikbayan, hindi siya FW, siya po isang PWD. VIP po ang touring ko sa mga PWD. O FW, anong trabaho niyo po sa... Senior bansa? Associate po, sir. Anong bansa? Sa Kuwait po. Senior associate ng? Ng Ernst & Young po. Ano pong ginagawa ng isang senior associate? Para kami po yung backup support ng mga external auditors. Abayan po pang mayaman namin. Sir, mga auditors. Pera ng audit natin. Mga kapirahan po. Ngayon pala, nilalaway-laway na yung marami na sa atin. Sana, ganun mag-trabaho natin. Sabihin nila, the swerte kayo sir, natsambahan yung trabaho naman. God's blessing po. Yung masasabi ko. Tama nga naman. Ibig sabihin, lahat kasi ng mga trabaho binibigay sa atin, kung saan tayo napupunta, yan po ay nasa Panginoon. Tama po. Nasa blessings niya. Blessing. Ayun po. Siyempre, kasama na yung pagsisikap. Kaya bini-blessings tayo niya. Tama po. Binibigay ng blessings tayo. Tama? Tama po. Correct po yan. Gano'ng kahit katagal na po sa po? Bali, sa Kuwait po, 14 years na po. Tapos sa company namin, 12 years. Ito po yung ating VIP din. Maaring hindi na matatanda ng iba. Siya po yung nag-viral na kung saan di siya pinapasok po sa isang tanggapan ng BIR. Siya po ay PWD. Kung makikita niyo po, wala po siyang binte. Ang sabi kasi nung security guard doon, hindi siya pwede pumasok kasi bakit siya naka-shorts, dapat daw long pants. Ma'am, magandang hapon. Magandang hapon po. Ang ganda ng, ano di ma'am, smiling face, very charming, very pretty. Ma'am Nancy, anong trabaho niyo rin ma'am? I'm virtual assistant po online. Ah, sa online? Opo. Kaya po napasyal? Opo, kasi yun nga po, simula nang nag-viral ako talaga po sir. Tapos yung na-interview niyo po ako dun sa ano niyo po. TV? Opo. Tapos yun po, yung parang, siyempre, nangarap po mapunta dito, ma-meet kayo yung person. Ayun. Opo. At meron daw kayong bagong samahan. Ano yung samahan nyo? Actually po, ito po yung Pinoy Vloggers in Kuwait. Actually, adopted namin ito eh kasi taga-Summer siya. So, since PWD kami dalawa, at isa akong membro doon sa Kuwait, so parang sinama na namin siya sa grupo namin kahit nandito siya sa Pilipinas. So, Pinoy Vloggers, puro PWD ba? Lahat po OFW ng Kuwait. Tapos may ibang iba na nandito rin sa Pilipinas. Kagaya po niya. Na-adapt niyo siya? Oh, okay. Ganun nga po. Oh. Eh di, sa amin ma'am, hindi lang adapted. Talagang tunay. Tunay ka po sa amin. Tunay ka namin kapatid. Anytime, welcome po kayo dito sa amin. Oh, thank you po. Thank you. Anong mensahe niyo po sa mga netizen? Ang dami yung kasi mga netizen na nagsimpatay sa inyo at nagalit, binatikos talaga ang BIR, yung security card, galit, nanggalaiti sila. Anong mensahe niyo po sa kanila? Gusto ko po sana magpasalamat sa lahat po ng taong sumuporta sa akin. Siyempre, normal po na merong mga bashers or mga taong hindi po nakakaintindi. Pero yung goal ko po kasi sana at hanggang ngayon is mag-spread po ng awareness sa mga araw-araw na nai-encounter ng isang PWD na katulad namin ni Sir. Alam niyo ma, magagamit niyo po yung inyo pong line of work dahil kayo po yung nasa social media. Tapos yes, sinasabi niya awareness. Maging sensitive po sa kalagayan ng mga tao na mga kababayan natin na meron pong kapansanan. Yun pong advocacy nyo. Yes po, yun po yung advocacy po para sa mga PWDs po. Siyempre, awareness po. And sana din po talaga maging mensahe po yung nangyari sa akin sa ibang tao na mas maging sensitive po kayo whenever po meron tayong ma-meet na PWDs or kahit na normal person po. Kasi lahat po tayo may pinagdadaanan. Kaya sana po meron yung message sa inyo. And sa mga PWD, sana po enjoy natin yung buhay. Hindi porkit ganito tayo, ibig sabihin, lagi lang tayo nasa loob. Kasi we'll only live once. Kaya enjoy po. Naku, napakaganda. Tumalap sa puso yon yung sinabi ni Madam. Yes, yes, totoo yan. Alam niyo ma'am, sobrang hanga ko sa inyo. Marami sa ating mga kababayan na kompleto sila, normal sila, and yet, ayaw nilang gumalaw. Ang dami nila mga palusot, kesyo hindi ako makakaroon trabaho, kesyo malas ako, kesyo masama pakiramdam ko. Ang daming kesyo, samantalang may mga PWD tayo tulad po ninyo na nagsisikap na para ikumita ng maayos at kitang-kita naman po na kayo po isang magandang ehemplo. Hindi lamang po sa PWD community, kundi sa buong bayan, dito po sa ginagawa ninyo.
na lahat po ng klase ng challenges na naharap nyo, nalalampasan nyo po. Napakalakas ng loob ninyo. At siyempre, ma'am, sabi nga ng ni Lord, do your best and I'll do the rest. Yes po. Diba? Yes po, I believe po. Kasi kung puro naman tayong bahala na si Lord, bahala si Lord. Wala. Diba? Wala din mangyayari po pag gano'n nila. Kailangan gumalaw. Gumalaw tapos back up si Lord. Yes po, yes po. Siyempre prayers, tapos galaw. Ano po yung mensahe nyo rin sa mga kapwa niyong PWD? Sa mga kapwa kong PWD, hello po. Ginagawa ko po yung part ko. Ginagawa namin ni Sir Iko yung part natin para mag-spread ng awareness po sa ating community. At sana po, yun nga po, sana enjoy nyo yung buhay nyo. Hindi porket PWDs tayo, wala tayong magagawa, wala tayong gagawin. Kasi syempre, tayo dapat yung parang driver ng wheel natin sa buhay. Kaya yung advice ko sa inyo, labas tayo, enjoy natin yung buhay. Isang beses lang tayo mabubuhay, so hindi pwedeng puro negative na lang yung tingnan natin. Kasi ang daming maganda dito. Kapag lumabas kayo, enjoy nyo yung life. Ano po yung inyong YouTube channel, Facebook, website? May nagbablog po ako for awareness. Ang YouTube channel ko po is yung pangalan ko, Nancy Borok. Yung Facebook page ko po is The Little Traveler Nancy, kasi little. Tapos po, Facebook po, Nancy Borok, yun lang po. Thank you. And by the way po, Sir Iko din po, adapted po ako sa Pinoy vloggers po ng Kuwait. Meron po kayo boyfriend? Meron po, yung kasama ko po dun sa BIR. Oo, matatanda na ko na. Kumusta si boyfriend? Okay naman po, nandun po sa Kalbayog. Baka gusto mati eh. Hi Sander, at last, nandito na ako. Pangarap ko to, so thank you sa support. Anong sabaw po ni boyfriend? Same po sa akin, online din po. Yung maganda yun. Opo. Kahit na saan kayo, bahay, yes, pwede kayo makapagtrabaho. Yes po, diba? Opo, opo. Hindi nyo kailangan pumunta sa office. Totoo po. Kumusta naman po yung hanap buhay? Okay naman po, nakaka-survive naman po. Yun yung mga nakasurvive, humble si mama. Pero ito si maganda yung kita niya, kaya humble lang siya. Hindi pa naman po lahat, syempre kanya-kanya pa tayong stage. Pero syempre, kaya yan, laban lang. Ayun. Ano po yung mensahe niyo sa mga taong tamad? Sorry ah, sorry sa mga tamad. Really, really, seryoso po ma'am. Normal sila, wala silang kapansanan, at ang daming mga dahilan para lamang maging tamad. Yun po yung gusto kong pagsaringan o para naman tapla naman sa siguro silang hiya. Yung mga batugan ba ma'am? Ano po mensahe niyo ma'am? Sige ma'am, akong bahala. Ako sangga kita. Para po sa mga sabi ni Sir Batugan. Yes. Message ko sa inyo, normal na siguro naisip niyo hindi nyo kaya or choice nyo lang talaga muna na walang gawin. Pero hindi po dapat ganun lang talaga yung buhay. Dapat syempre at one point kailangan din ninyong gumalaw at gumawa ng paraan para po iahon yung sarili nyo, yung pamilya nyo. Tsaka advice ko po sa inyo, sana lagi nyong tingnan yung pamilya nyo, yung parents nyo. Kung sa gabi ba, yung tulog ba nila is pagod na pagod ba sila or yung sakto lang. Kasi dun yung marirealize eh. Pag tulog na lahat ng family nyo, dun yung makikita kung ano yung kalagayan nyo. So sana maging motivation yung parents nyo. Huwag nyong gawin para lang sa inyo. Kasi yun yung unang rason kaya tinatamad tayo. Kasi para lang sa atin lagi. What if gawin natin para sa family natin, lalo-lalo na sa parents natin, to give back to them habang nandito pa sila. Kasi once na wala na sila, wala na tayong magagawa kahit anong pang magsisikap yung gawin nyo. Time is gold, sabi nila. Ma'am, parang yung pinapahama sa mga sabi nyo, genius. Really, very inspiring yung mensahe ni Madam. Ma'am, panganga ka, huwarang ka, hindi lamang po ng PWD, kundi ng lahat ng sampayanan Pilipino. Okay. Sumasaludo po ako sa inyo, Madam. At siyempre, Kisertin, sumasaludo ako sa inyo, sir. At salamat sa pagbisita. Parangalan po namin na kayo po'y napunta rito. Okay, sir? Bati kayo, sir. Ay, sige. Mga taga-Kuwait po, Pinoy Vloggers in Kuwait, Boss Robert, Palaboy OFW, si Mama Anjo, si Nice Hairstyle, saka si Michikoy, Michelle Lomboy, si Anthony Javalia, at saka marami pa pong iba. At saka po si Rodel Kilikol, yung akin pong ka-office mate po, ayan, sa opisina. At saka yung kapatid ko po na nasa Las Vegas, si Ate Presi Lawson, na siya pong nagturo sa akin, sir, para gumawa po ng ganun. Gusto ko pong batiin si Kuya Guard sa BIR. Gusto ko magpasalamat, sir. Teka muna, yung pinag-discriminate sa'yo, mapatiin mo? Opo, sir, kasi sir, simula po noon, naging blessing in disguise po yun, sir. Ah, so siya naging tulay na para magkaroon ng awareness tungkol sa issue ng ganito. Opo, so yun po. Siyempre po yun. Kaibigan na kayo?
Di pa pwede pa kami nakita ever since. Oh, sige, batiin mo siya ulit. Sorry, na interrupt kasi ulit din. Okay. So, yun po ay po Kuya Guard. Di po kita pinangalanan. Opportunity ko na po to para sabihin niyo sa ito. Di po kita pinangalanan kasi di ko po goal na sarain or kung anuhin ka. Ang goal ko po is ma-spread yung awareness. Yun nga lang po, yun yung naging sitwasyon. So, pasensya na po, sir, pero salamat po kasi naging blessing siya sa lahat po ng mga taga-Kalbayo, ganina sa Tulbo. Siyempre, pangarap to, sir, pag taga-probinsya ka, sir, goal mo yun eh. Tapos, sa lahat po ng sumusuporta sa akin, salamat po kasi hindi po ako ngayon nandito kung wala din po sa inyo. Lalong-lalo na po kay Sir Ikoy. Salamat po sa lahat-lahat sa bashers ko. Hello! Kahit marami anong gawin. Marami basher ba kayo? Opo, sir, marami din po. Bakit? Kasi sabi nila na yung papansin daw, yung mga ganun, sir, bakit daw di ka na lang di ka na lang sumunod kasi pupunta ka naman sa government, ganito ganyan. Pag pinakikinggan mo lahat ng mga basher, masisiraan ka ng bait, ma'am. Opo, sir, totoo yun. Kaya hindi ko po sila inaano. Pero syempre, pasalamat na din po kasi at least binibigyan nila ako ng attention at oras. Kaya salamat po sa inyo lahat. And yun po, salamat po sa lahat-lahat at lalo na kay sir kasi kayo po yung naging tulay. Kaya mas maraming po sa akin, sir, na nakakilala po. Pero ma'am, syempre, kung may basher siguro na 5,000 naman yung followers. Totoo po yan, diba? Sir. Kunti lang yung maski sa akin, ma'am. Siyempre, hindi talaga makawala, ma'am. Opo, hindi talaga. Mawala. Kita mo, lahat ng video, kahit na anong ganda po ng video, kahit totoo, na puro tungkol sa Diyos, tungkol sa santo, may magbabash dyan. Kahit na maglagay ka dyan, puro Biblia, may magbabash dyan. Totoo yan, sir. Kasi, yun nga, kahit anong gawin natin, meron at merong masasabi, kaya wag natin silang pansinin. Wag pansinin. Kasi may mga tao na talagang walang magawa at gusto nilang kontratista sila para kumontra, para maiba. So wag natin intindihin niyo, ma'am. Tama kayo, maganda yung pananaw niyo. Okay? Ma'am, again, salamat po sa pagbisita, madam. God bless. And then, sir. Sir, last. Diyan nga nagtatapos natin ngayon yung ating dalawang VIP. VIP dahil siya po ay isang OFW and PWD. Ito, syempre, PWD, Matic, VIP. Mabuhay tayo natin.